Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at welcome po tayo muli sa ating talakayan na yon. So, ito ang mga tinatanong sa atin. Ayan mga kaibigan, kanino dapat susuko si former Bucor Chief Gerard Bantag? Mga kaibigan, kay Boying, kay Ben Hur, kay Digong, kay Bongo, kay Pangulong Bongbong, or sa Panginoon? Eto yan mga kaibigan, kung ako si Ginoong Bantag, mga kaibigan, kasi sinabihan niya yung colleague ng ni SOJ Remulla. O, di ba nagpa-press con si SOJ Remulla? Kasi kinausap niya yung mga colleagues daw ni Remulla sa kabinete na gusto niya na talagang sumuko mismo. Kalaan niyo, weekend pala siya tumawag sa colleague ni Remulla, mga kaibigan. Now, dalawang warrant of arrest ang nakahain laban kay Ginoong Bantag sa Las Piñas at Muntinlupa, o yung mga korte ng Muntinlupa at Las Piñas. Kasi yung isa, yung sa Las Piñas, yung kay Percy Lapid, at yung isa na nga, yung pagpatay kay June Villamor. Yan yung namagitan sa pagpatay kay Percy Lapid, mga kaibigan. Eto, mga kaibigan. Eto ang sagot ko kung ako si Bantag. Maring dalawa ang isusuko. Dalawang makapangyarihang tao ang isusuko ko. Ang Panginoong Diyos at ang batas. Bakit dalawa? Kasi ang Panginoong Diyos, pag nakagawa tayo ng mga kasalanan na hindi maganda at paulit-ulit, ialay mo na lang. Kumbaga, ialay mo na lang sa Diyos. Hihiling mo, isurrender mo, isuko mo. Kumbaga, isuko mo sa Diyos yung tungkol sa mga nagawa mong kasalanan. At kung aminado ka na guilty ka sa batas, ihain mo yung sarili mo, surrender mo na rin para magkaalaman na kung ikaw ba ay inosente o nakagawa ka talaga ng kamalian sa batas. Ganun lang po kasimple, mga kaibigan. Yung mga nananawagan nga na huwag kang susuko, ito yung meaning nun, mga kaibigan. So, parang ini-encourage ng mga supporter na vlogger ni Ginoong Bantag na huwag siyang bibigay sa mga trials. Yun yung pagkaintindi ko. Pero yung ang magawang gawin ni Bantag, suko siya sa Diyos at sumuko na rin siya sa batas. Yun lang na ang dalawang yan ang pinakamaganda gawin ni Bantag. Yun ang gawin dapat
na tama ni Bantag. Kung nararamdaman niyang naguguluhan na siya. Di na nga, nasa Pilipinas pa na nga siguro ito si Ginoong Bantag eh. Kaya yan ni ano, malalampasan to ni Bantag. Basta gawin niya yung dalawang formula na niya na sumuko sa batas at sumuko na rin sa Diyos. Isuko niya yung mga nagawa niya kasalanan pareho. Yun lang nang ano eh, mga kaibigan.